Inayos nila ang sarili at lumabas na ng kusina. Umiinom ang tatlong lalaki na tatlo niya sa sala. Ang anak naman beses sa mga larang kahit isabihin ay galing sa ama nito. Umupo siya sa tabi ng ama. "Eh tay, bawal po sa inyo yan." Pagbabawal ni Lara agad sa ama. "High blood kasi to." "Koo, huwag kang mag-alala at minsan lang naman to eh. Kanina ko pa ngayon pinagsasabihan kaso matigas ang ulo." Sabi naman ng ina. "Ano ba kayo, nakakaya naman sa manugang natin? Ngayon lang kami nagkahanap at nagkausap." Baling ng ama sa kanila. Sumimangot si Lara dito. Tinaas naman itong baso. "Huwag ko kayo mag-alala inay at di naman po kami maglalasing." Walang ano-ano yung sabi ni Paolo sa ina niya. "At kailan mo pa naging inang inay?" Nakataas ng kilo na sita ni Lara dito. "Makainay naman to, wagas." Ngayon nga lang pumarito at lalo siya naiinis kasi hindi ba lang to naiilang sa mga magulang. Parang matagal na tong nakatira doon. Feeling at home, ika nga. Hindi rin niya masisisi ang mga magulang dahil sa lakas ng personalidad nito. Kahit sino hindi to kayong tanggihan. Ang magagawa nga naman ng pera. Nakakadagdag confidence talaga sa tao. "Mula na mapangasawa kita?" Walang kagatol-gatol na sagot ni Paolo. "Haler, nakalimutan mo na ba hindi tayo mag-asawa? In papers, we are still married." Diin pa rito sa salitang married. "At sino bang nang iwan ng walang paalam?" Dugtong na sumbat pa ni Paolo. Bigla na si Larang tumayo para kasing siya ang sinisisi nito kung bakit nagkahiwalay sila. Hindi niya napinansin ang tawag ng ama. Narinig naman niyang humihingi ng pamanin ng lalaki sa mga magulang. Pumasak na siya sa kanyang silid at doon umiyak. Nanariwa kasi ang sakit na nadama niya ng malalang nakaraan. Nasa ganon siyang sitwasyon ang pumasok ang lalaki. "I'm sorry kung nasaktan kita." Napabuntuhin niya ito bago nagpatuloy sa pagsasalita. "I don't really want to bring up the past. For me, the past should be left in the past. There is nothing that we can do about it. We cannot change it. What matters most is today and the future. We need to talk about Robbie." Wika ni Paolo. Tumigil si Lara sa pag-iyak. Tumingala siya rito. "Oh, what about Robbie?" Nakalimutan niya na kaya nasa ganitong sitwasyon siya dahil sa anak niya. Anong balak nito? "I already talked to your parents and they are all in agreement and I do hope that you are one of the same mindset." "What about it?" Patutuloy siya'y nahawa na sa kaingles nito. "I propose that Robbie should live in Manila with me." Hindi na ito rin ang lalaking sasabihin nang bigla siyang sumagot. "No, hindi ako papayag." Sigaw ni Lara sa lalaki. At bakit papayag ang mga magulang niya ng ganon-ganon lang? Halos sila nagpalaki kay Robbie dahil nagtatrabaho siya. "Pwede ba? Patapusin mo muna ako sa pagsalita." Malumanin na sabi ni Paolo. Umupo na rin ako katabi niya. "Please, wag mo namang kunin yung anak ko. Kung nagagalit ka sa akin, ibang parusa na lang ibigay mo sa akin. Wag naman sa pamamagitan ng anak ko, please." Umiiyak pang sabi ni Lara dito. Ayaw niya magmamakaawa dito for the sake of her son. She will. "Pwede ba Lara, makinig ka muna sa akin? Anong galit, anong parusa yung sinasabi mo dyan?" Na-amuse na sabi ni Paolo. Tumigil naman si Lara sa pag-iyak. Suminga pa siya sa kaiyak, pati ilong niya ay sababay na rin. Iiling-iling na lang ang lalaki habang nakatitig sa dating asawa. "Sabi ko, total sa Maynila ka naman nagtatrabaho. Maigi siguro na sa Maynila na rin sa Nairobi at pati mga magulang mo." Pumayag naman ang dalawang matanda at si Tom daw munang bahala dito sa bahay ninyo hanggang matapos ang klase. Sa sunod na pasukan, sa Maynila na rin niya ipagpapatuloy ang pag-aaral at akong bahala sa lahat ng gastusin. Mahabang paliwanag ni Paolo sa kanya. "Anong pangungumbinsin sinabi mo sa dalawang matanda at napapayag mo sila ng ganun kadali?" Inis na tanong ni Lara. Alam niya na ayaw ng ama sa Maynila. Noon niyang dumalo to sa kanya isang linggo lang, tumagal. At sabi lang nito ni Rara Yuma, di man lang maglalandakad ang init pa raw. Naalala pa niyang reklamo nito noon. "Your husband is a successful businessman. Pagmamayabang pa nito. So ito ay purely business lang para sa'yo?" May konting galit si Lara na naramdaman sa sinabi nito. "Of course not. Kung hindi ay ano? I did this because of my son. So para lang talaga sa anak niya. At ano pa nga bang inaasahan mo para sa'yo? Hi, asa pa more." Bulong ni Lara sa sarili. Sakay na sila ng isang van galing airport kasama mga magulang. Ang anak na may tulog na tulog sa kandungan ng ama nito. Nagulat pa si Lara kanina nang malaman na may susundo sa kanila sa airport. Akala niya dadiretso na silang mag-anak sa inuupahang apartment. Bago bumalik ng Maynila, tinawagan niya ang kanyang landlady para magpaalam na kasama ang kanyang mga pasok, magulang. At pumayag naman ito at sabi walang problema. Hindi ni Lara mapigilan ng humanga sa mga naglalakihang mansyon na madadaanan ika nga, bawat isa'y nagbabadya ng karangyaan.
At lalo pa siya namang hanang pumasok na ang sasakyan sa isang malaki at barangyang bahay o mansion ba ang tawag ng iba. Lumingon siya sa dating asawa. Kaninong bahay to? Sa akin. Walang gatol na sagot ni Paolo. At siyang may sabing titira kami sa bahay mo? Napalakas ang boses sa sabi ni Lara na ikinalingon ang driver. Tinignan lamang siya nito. Di nito sumagot nang huminto ang van sa garahe at pinagbukas sila ng pintuan. Lalo siyang nainis sa lalaki. Salamat ho, Mang Delphine. Pasalamat ni Paolo sa driver. Binuhat na nito ang tulog na si Robbie. Napilitan na rin si Lara na sumunod sa lalaki. Yung mga magulang naman niya ay tahimik na sumunod sa kanila. Siya naman gustong-gustong magtanong kung bakit hindi niya alam na ito magiging setup. Tumingin siya sa mga magulang. Tumangulang ang mga ito sa kanya. Baka sa mukha nitong paghanga sa manangyang bahay. Inay, itay, welcome home po. Baling ni Paolo sa kanyang mga magulang na hindi pa rin makapaniwala dahil sa laki ng bahay ng lalaki. Ko, ang lakit ang gana naman itong bahay mo, iho. Namamanghang sagot ng ama. Thank you po. Lalo pa sila namang hana makapasok sa loob. Ika nga, yayamanin talaga. Gana na ba ito kayaman? Of course, aside from tagapagmanato ng multi-million garment factory, at isa rin niyang alam niyang titira sila sa isang bubong. Akala talaga niya sa inaupang apartment sila titira. Kung sa bagay, hindi naman sila magkakasya doon dahil balak niya, uupa siya ng malaki-laking bahay pagdating nila sa Maynila. Natigil naman siya sa pag-iisip na salubungin sila ng isang babae na halos kasing edad ng ina niya at isang dalaga na tansya niya ay nasa 18 gulang. Ipinakilala naman to sa kanila ni Paolo. Napag-alaman niyang asawa ito ni Mang Delphine at anak nito yung dalaga. Sila ang caretaker nitong bahay na nasa ibang bansang lalaki. May sariling bahay ang mga ito sa likod for their own privacy, ika nga. Corinne, pakitid naman si Nainay at Itay sa magiging salid nila, please. Utos ni Paolo sa dalaga. Opo, kuya. Ma'am, sir, halina po kayo. Naiilang pang sabi ng dalaga. Ko, tawagin mo na lang akong mga Nestor Ineng. Napakamot sa batok na sabi ng kanyang itay. Napakasosyal naman yung sir at ma'am. Napangiti ang mga to. Sumaya sa kanya si Paolo na sumunod dito. Umakit na to ng hagdanan. Naiiling at naiinis sa sumunod si Lara sa dating asawa na nao'y buhat-buhat pa rin ang tulog na anak. Nang humantong sila sa isang silid, sa bandang kaliwa, hindi ni Lara napigil ang mapawaw na makita ang magiging silid ng anak. Inikot niya ng tingin ang silid ng anak. Nakaramdam siya ng lungkot. Naisip niya kahit araw-araw siya mag-overtime sa factory na pinagtatrabahuhan niya ay hindi niya kayang ibigay ngintong karangya ang silid sa anak. At yung silid naman sa kanan ay yung magiging silid niya. Bahagya pa siyang napaigtad na magsalita si Paolo. Inilapag na rito si Robbie sa isang kama. Nang mailapag ang anak, giniya na siya dito paalabas at tinungo sa nasabing silid. Nagustuhan mo ba? Baling nito sa kanya. Yeah. Nahihilo pa siya. Sino ba naman ang di magugustuhan tong kwarto? Magiging choosy pa ba siya ay kalahati nga lang ng laki ng kwarto nito ang inaupahan niyang apartment at may sariling walk-in closet at bathroom. Sa isip-isip ni Lara sa laki ng closet, kahit lahat ngayon lagay niyang damit, hindi pa rin magiging kalahati ang laman. Buti naman at nagustuhan mo. At tinuro nito ang isang pintuan sa dulo. Yan naman ang silid ko, kaya kung may kailangan ka, alam mo kung nasan ako, hahanapin. Gusto mo bang tingnan? Sabay kindat ito sa kanya. Ngik, di bali na, no need. Pairap na tinignan niya ito at sabay paso sa silid niya at sinara iyon. Narinig pa niyang mahinang tawa nito. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung sa sinabi ni Paolo o dahil sa bilis ng pangyayari. Kahit pagod, ayaw si Lara ang dalawin ng antok. Busy ang utak niya. Hindi niya alam kung nagmamatigas pa ba siya. Maganda to para sa anak niya kaysa naman doon sila sa apartment niya. Napabuntong hininga siya. Susunod na lamang siya sa Agos. Kung dito na sila titira, kailangan na niyang i-give up yung silid na inaupahan niya. Naisip din niya, paano kung pansamantala lang to? Mabuti na yung may lugar siya na sa kanya, just in case. Napabuntong hininga siya sa naisip. Hindi tuloy siya makatulog dahil sa mga naglalaro sa isip niya. At isa pa na mamahay din siya. Bumangon siya at tinungo silid ng anak at balak niya matulog katabi nito. Nagulat pa siya na makita si Paolo na katabi ng anak. May nakapa siyang saya sa dibdib na makita ang dalawang lalaki na magkatabi. Magkamukhang magkamukha talagang dalawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga to. Hindi niya alam kung ano na siya katagal na nakatitig sa dating asawa nang bigla siya nitong hatakin. Napahiyaw siya sa gulat. Ay, kambing na may bangs. Shh! Balak mo bang gisingin ang anak natin? Saway ni Paolo sa kanya. At bakit naging magugulatin ka na rin ngayon? Isa nang gugulat ka kasi.
Nakangusong sa Adinara sa lalaki, pero masarap sa pakiramdam yung sinabi nitong anak natin. Kanina pa kasi nakatayo dyan, siguro. Miss mo na rin ako, no? He? Magtigil ka nga. Anong miss? Hindi kaya? Napahagat labing sagot niya rito. Rin, tama ba rinig ang ibig sabihin miss din siya nito? Napainig si Lara sa naisip. Nangangarap na naman siya. Tinitingnan naman siya nito. At bigla siya nitong kinabig at tinilikan sa labi. Nagpumigla siya at patapong lumabas ang silid. Hindi na siya lumingon dito nang tawagan siya nito. Humihingal na isinara ni Lara ang pinto ng kanyang silid. Sinalat niya ang sariling labi. Buti na lang nakapag-isip siya at tinagpadala sa tukso nito. Hindi niya alam kung anong motibo or plano nito sa kanya. Sa pagkakaalam niya, gusto nitong makuha ang anak niya. Nahiga na siya at pinilit ang sariling matulog. Si Paolo naman niyakap ang anak. Ang saya ng pakiramdam niyang makita ito, lalo't di talaga magpakakailang ang anak niya. Carbon copy niya ito. Napangiti siya nang maalala ang unang araw na pagkikita nilang mag-ama. Pasilip-silip pa ito sa kanya. Ayaw nitong lumapit. Nang sinabi ng lolo nitong lumapit sa kanya, yung napilitan itong lumapit. Saka tinignan siya sa mukha and then pumasok sa isang silid. May kinuhang larawan at pinaglipat-lipat ito ang tingin sa kanya at sa larawan. Ikaw nga ang papa ko. Yehey, nandito na ang papa ko. Sigaw pa nitong bigla na kinatawa nilang lahat. Niyakap niya ang anak na mahigpit. At sa isip-isip babawi siya. Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Hello? Hininaan niya ang boses. Ayaw niyang maistorbo ang tulog ng anak. Hindi na siya nakabalik ng sariling silid kagabi kasi nakatulugan na rin niya ang pag-iisip kung paano makabawi sa anak sa mga taong nagdaan na wala siya sa tabi nito. Hello, Paolo? Sagot ng kabilang linya. Napabalikwas si Paolo ng bangon nang marinig ang tinig ng sariling ina sa kabilang linya. Ma, good morning po. What's up? We're on our way now. Pupunta dyan sa bahay mo. Ho? Gulat na tinignan ni Paolo ang oras at mag-aalas 7 pa lang ng umaga. Ang aga naman po yata. Tanong niya sa ina. Masisisi mo ba kami kung maging excited kami na makita mag-ina mo? Bakas ang excitement sa boses ng ina at in-off na nito ang cellphone. Napabuntong hininga na lamang siya. Kagabi nang ipaalam niya sa inang nandito na si Lara ay gusto agad nitong pumunta. Pinigilan niya dahil sabi tulog na ang anak at pagod na rin silang lahat dahil sa biyahe. Lumabas siya ng kwarto ng anak at tinungo sa sariling silid para makapag-ayos. Nang makapagbihas, tinungo niya ang silid ng dating asawa. Akmang kakatok na siya nang bigla namang bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang bagong paligong babae. He was mesmerized by the wet hair and her fragrant smell. She looked so fresh early in the morning. Hindi tuloy niya mapigil ang sariling habitin to palapit sa kanya. Bumulong pa siya rito. You look good enough to eat, sweetheart. At inamoy-amoy niya ang leeg nito. Nagulat pa siya na bigla siya nitong itulak at sabihang manyak. At mabilis sa tinungo hagdan pababa. Napakamot na lang si Paolo sa ulo kahit siya din. Hindi alam kung ano nangyayari sa kanya. Oo nga't naging asawa niya ito pero saglit lang. Dahil ginawa nitong ikangay niloko siya nito or baka naman talagang siyang galit dito. Nasaling ang igaw niya dahil pinangunahan siya nito. Kagabi, hindi talaga ni Paolo napigil ang sariling halikan to. Nung araw na hindi man siya nito, nasabi pa niya na okay lang. Mabuti nga, sabi pa niya noon. Pero hindi niya may pagkakailang na-miss niya ito. Lalo na kapag gumigising siya sa umaga at pag umuwi siya doon niya pa na pagtanto na mahal niyang asawa. Balak na ang sundan ng asawa sa probinsya. Napag-alaman niya kay Errol na nag-design na ito at umuwi ng probinsya. Saka naman nagkaroon ng problema na atake sa pusong ina at kailangan ng malaking halaga para sa operasyon nito. Hindi niya alam kung anong gagawin. Noon naman dumating at nakilala niyang ama. Sabi nito'y matagal na silang hinahanap ito at swerte naman nahanap nga sila nito. Nang maopera ng ina at maayos ng lagay, dinala sila nito sa mansyon ng ama at doon din niya nakilala ang kapatid niya sa ama na si Charmel. Matagal ng balong ama, namatay ang ina ng dalaga sa cancer ng 10 taon pa lamang ito. At tila nag-asawang ama dahil ginugol ito sa paghanap sa kanila at pag-aalaga sa kapatid niya ang panahon nito. Natagalan ang paghanap sa kanila ng ama dahil nagpalit ng paan ng ina dahil na rin sigalit sa ama. Nang ipinadala si Paolo ng ama sa States para mag-aral ay hindi na siya tumutol pa. Na makapagtapos, nakalap naman siya ng trabaho doon kaya hindi na siya umuwi. Nung una, tutol ang ama sa ginawa niya dahil balak nito magtapos siya mag-aral at siya nang mamamahalin ng kanilang kumpanya. Pero nakiusap ang ina niya na hayaan na muna siya. Napilitan lang naman siyang umuwi na makiusap ang ama na gusto niya na mag-retire at kugulin ang nalalabing oras sa piling ng ina. Kaya wala na si Paolo magawa kundi sundin ang ama.
At blessing in disguise naman na sa una niyang tapak sa beses ng ama, nakita niya agad ang babaeng nung una'y akala niya'y nakalimutan na niya, na walang halaga ito sa kanya. Humihingal na nakarating si Lara sa kusina. Oh, ano nangyari at bakit parang may 10 kalabaw na humahabol sa'yo? Tanong pa ng ina. Good morning, inay. Good morning po, Aling Rosa. Inihingal pang bati ni Lara sa dalawa. Good morning din, Ma'am Lara. Si Lara, kinilabutan na marinig ang Ma'am Lara porket di sanay na may tumatawag sa kanya ng ganoon. Aling Rosa, pwede po ba ang Lara na lang po? Kinikilabutan po kasi ako sa Ma'am Lara eh. Natatawang sabi niya sa matanda. Ngumiti ito tumango. O bakit hinihingal kang bumaba? Tanong ng ina. Kurang lang po sa exercise, Nay. Tumango lang ito at di na nag-usisa pa. Bigla namang sumulpot si Corinne sa pintuan. Bumati sa kanila at sinabi na dito ang kanilang mga magulang ni Paolo. Kinabahan si Lara nang di mawari. Hindi alam ko anong gagawin. Natataranta siya. Tumayo at sinalubong siya ng yakap. Lara, iha, I miss you. Naguguluhan man, gumante din si Lara ng yakap dito. Akala niya galit din to kasi bigla siyang umalis noon nang walang paalam. Miss ko na rin po kayo. Pigil lang iyak na sabi ni Lara. Sorry po sa nangyari. Di na po ako nakapagpaalam. It's okay, iha, I understand. Pigil nito sa iba pa niyang sasabihin na noon mga iyak-iyak pa rin. Ipinakilala niyang matanda sa mga magulang at pinakilala naman siya sa asawa nito. Akalain mo yon? Abot kamay ko lang pala yung ina ng apo ko. Sabi pa nito. Ho? Huh? Nabanggit kasi ni Paolo na sa pabrika ka pala nagtatrabaho, iya. Opo. Kaming sabi ni Lara sa matanda. Pero nasa pabrika ito hanggang tingin lamang naman siya dito. Pero ngayon nakadaopalad niya na at lolo pa ito ng anak niya. Buhay nga naman. Masayang lahat lalo ng anak niya. At ang mga magulang niya masaya din kasi sabi nga ng mga ito, at least nakilala nila yung balain nila. Humingi ng paumanhin ang ina ni Paolo sa mga magulang niya dahil sa pagpapakasal sa dalawa na hindi malang tumawag sa kanila. Wala yun, balae. Tama lang naman ang ginawa mo at isa pa, nakaraan na rin yun. Hindi mo kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay. Nasa kanila na ngayon ang desisyon. Hayaan na natin sila total matanda ng mga anak natin. Sabi naman ng ama ni Lara. Napatingin si Lara kay Paolo na naon busy sa pagpapakain sa anak. Napailing na lang siya kung tratoy nito si Robby parang malit na bata. Pero hinayaan na lang niya, ika nga'y bumabawi. Daddy, malaki na po ako. Hindi mo na po ako kailangan subuan. Narinig pa naglarang reklamo ng anak nito. Ko, Robby, hayaan mo ng daddy mo at bumabawi. Nakangiting sabi ng ama niya. Tumahimik naman ang anak. Nang magpaalam ang mamagulang ng lalaki, nagabilin pa ang ina nito na bumisita rin sa kanila next time. Tumango siya sa dating biyanan. Sige po ma, salamat po ulit. At niyakapit at gumanti din to ng yakap sa kanya. Mabilis na nag-ayos si Lara. Nakabis na siya ng bumaba. Tapos na ang bakasyon niya. Nagpaalam siya sa mga magulang na nagkakape sa kusina. Inay, itay, pasok na po ako. Hindi ka ba muna mag-aalmusal? Tanong ng ama. Hindi na po, sa pabrika na lang po. Sagot ni Lara sa mga magulang at nagmamadali ng lumabas ng bahay. Nagulat pa siya na madatnan si Paolo sa labas, kausap si Mang Delphine. Gwapong-gwapo to susuot itong business suit. Mas na rin nakaka-intimidate tuloy itong tignan. Bigla itong tulumingo nang mapansin siya. Tamang-tama, paalis na kami. Sabay ka na sa amin. Aya, ni Paolo. Di ba lang siya binate? Aha, wag na. Magbabas na lang ako. I insist. Pinala na sabi nito. Sumakay nito ng sasakyan. Nang hindi siya kumilos, bigla ito nagsalita. What are you waiting for? May inis na sabi nito. Nainis din si Lara. Sana ito para utusan siya. Ngek, manigas ka. Bulong niya sa sarili. At lumabas na siya palayo dito. Malapit na siya sa gate ng walang ano-ano ay may biglang bumuhat sa kanya. Ay, kambing na may bangs. Gulat na sigaw ni Lara. Keep quiet if you don't like to attract others' attention. Seryosong sabi ni Paolo sa kanya. Namumula naman ang mukha ni Lara na makita si Mang Delphine na bagyang nakangiti. Pabagsak na binabanit na siya sa sasakyan. Aray, dahan-dahan ka naman. Singhal niya rito. Hindi man ito nag-react na lalo siyang kinainis. Tumahimik na lamang siya. Tahimik sila sa loob ng sasakyan. Si Paolo naman busy sa telephone nito. Nang mapansin ni Lara na malapit na sila sa pabrika, pinahinto niya ang sasakyan. Nilingon naman siya ng lalaki. And why? Kung ayaw mong pinagtitinginan tayo pagpapiyesa ng mga taon mo sa pabrika, ibaba mo na lang ako dito. Magta-tricycle na lang ako. Sagot ni Lara sa lalaki. Bigla naman itong pinahinto ang sasakyan. Pagkahinto ng sasakyan, bumaba na siya.
na makababiglan itong isinarang pintuan. Walang niha ni ho. Takot din palang may makakita. Nakasimangot na hinabon ni Lara ng tingin ang papalayong sasakyan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!